Good day sa inyo, netizens! Bagong taon na naman, kamusta yung mga holiday season ninyo? Nag-enjoy ba kayo? Eh, since bagong taon, kailangan i-treat natin yung ating mga motorsiklo ng bagong change oil. Wow! Magka-rhyme, bagong taon, bagong change oil. So, maraming nagtatanong ano daw ba yung oil na ginagamit ko para sa aking si Puli or si Honda Click 160. Nakaraan nga yung nagpa-change oil tayo, nakita ninyo, nung holiday season. And ito yung ating ginamit na oil, yung Honda oil. Para mas marami pa tayong matutunan sa Honda oils, siyempre, nagtanong tayo sa mga expert kung ano nga ba yung mga advantage ng paggamit ng Honda oils para sa ating Honda motorcycles. At ito nga yung kinalabasan ng ating interview sa mga expert ng Honda. So yan, good day sa inyo, netizens. Dito ako ngayon sa Honda flagship sa Santo Tomas, Batangas at kasama ko si Sir Alex, ang kanilang parts and service custodian. Sir Alex, kailangan ko po ng tulong ninyo dahil madami netizens natin ang nagtatanong or mayroon silang mga common questions about genuine oils. Since New Year ngayon at madami ang gustong pangalagaan ng kanilang motorsiklo, kaya kanila parang New Year, New Oil, di ba? Yes. Ganon. So may mga konting katanungan lang ako dito sa inyo, Sir. Apa. Dahil tingnan nyo dito sa harapan natin, may iba't ibang klase ng oil. Bakit ba walang oil para sa lahat? Yung isang oil na lang, tas para sa lahat na. Di ba yung mga motorcycles natin, iba-iba naman sila eh. Meron kasi tayong mga manual transmission, tsaka yung mga automatic transmission. May mga oils tayo na hindi natin pwedeng gamitin yung pang-automatic sa pang-manual. And hindi magpa-function ng maayos yung unit natin. Kaya meron tayong mga iba't ibang klaseng Honda oil na dinesign para sa ating mga Honda motorcycle. Ah, okay. Kasi nga naman, kapag ka manual, merong clutch, may gear. Yes, sir. So, syempre, iba din yung functionality pagdating naman sa mga automatic scooter. So, syempre, baka hindi kumagat na maayos yung mga gears natin. Ngayon, sir, ang tanong ko, bakit sa palagay ninyo best yung Honda Genuine Oils para sa mga Honda motorcycles? Kasi, sir, yung mga Honda oils natin is talagang pinag-aralan siya. Hindi lang ng Pilipinas, kundi yung Honda Research and Development natin sa Japan. And talagang na-test siya globally. Yung quality niya is talagang the best kahit anong weather yung meron tayo, talagang napag-aralan siya. Tsaka sir, nakita ko dito, performance is guaranteed by Honda Motors. Ibig sabihin talaga, yun nga, kagaya na sinabi niyo, research and development ng Honda. Super reliable yan kasi may pangalan talaga Honda pagdating sa mga ganyan. Yes sir, sigurado, garantisado, maganda. And yun nga sir, may lisensya siya. Dumaan siya sa iba't ibang mga test, hindi lang basta isang test, kundi multiple para mapatunayan yung kalidad talaga ng mga genuine oils. Okay. Talagang dumaan siya sa mga test talaga, pati mga climate, yung mga init, yung lamig, ang galing. Yung sa dumi, ganyan. Kaya, kumbaga, kung Honda motor ko, edi mas garantisado kung Honda din yung oil ko, no? Yes, sir. Sure na panalo. Sure na, sir. Tiga, no? Eh, sir, medyo nalilito kasi ako, yung dami nitong mga oil dito. Ano bang difference nitong mga oil na to? Ito, sir, gold, tsaka itong black. Ito, sir, yung mga design na mga genuine oils para sa ating mga Honda na manual yung transmission. Ang tatandaan lang natin, sir, dito, yung MA na nakasulat sa ating battles. Ibig sabihin, sir, ng MA, for manual transmission siya. Yung gold, sir, is mineral content. Samantalang ito, sir, kulay black naman natin, is fully synthetic. Yun. Okay. Eh, ito naman dalawa, ito sir. Ito naman, sir, ito yung mga oils na ginagamit naman natin para sa ating mga automatic transmission. Same po sa manual, meron din tayong mineral, ito pong gray, and yung fully synthetic natin, itong kulay blue. Isa pa dyan, sir, hindi lang yung engine oils yung meron tayo, pati sa transmission, ito, sir, may gear oil. Yes, bali isang package na siya, sir. Pag pinalta natin yung engine oil, mas maganda, sir, kasabay na rin yung sa transmission, yung gear oil natin, sir. Okay. Ayos, no? Meron din pala kayong gear oil dito. Yes, sir. Sakto, mahilig tayo sa mga scooter, no? Kaya good na kasi hindi na tayo lalayo. Kapag nagpa-change oil ka, meron na din sila. Pwede na rin silang magpalit ng gear oil natin. Opo, diretso na, sir. Ito, sir, ano to? Ito, sir, for manual transmission din siya, pero design lang siya mostly sa ating mga business type. Yung mga pinanta-tricycle natin. Pampasada. Habal-habal, ano. Opo. Lalo ng Honda kasi lahat ng motorcycles kinikater nila. Yes, meron tayong pamimilihan. Kaya pala iba-iba to. Opo, sir. Kaya wala talaga tayo, sir, yung tinatanong nyo sa akin kanina, yung isang oil lang, for lang all. Para opo, sa kasi iba-iba yung mga Honda motorcycles. Para ma-maximize natin kung anong klase yung motor na ginagamit natin, lalo na lang na for Honda motorcycles. Tsaka, sir, sa pagkakaintindi ko, di ba, itong mineral, tsaka fully synthetic, sa madaling sabi, kapag short trips lang or may ikli lang ang biyahe mo, go ka for the mineral. Yes, sir. Ngayon naman, pag naglo-long ride ka, go ka naman dun sa fully synthetic. Yes, sir. Pag halimbawang yung travel mo, bahay, trabaho, ganyan, okay naman tong Honda mineral na
natin. Pero pag gusto natin yung mga adventures, nag-endurance kayo, nagpi-Philippine look halimbawa kayo. Mga long weekend, yan, yeah. Sir, na travel. Ang gamitin natin, sir, itong mga Honda fully synthetic natin. At hindi lang siya basta synthetic, ni Desensa, full synthetic talaga. Yes, sir. Kung ngayon, sir, naiintindihan ko na kung para saan itong mga langis na to. Mm-hmm. Ang tanong ko naman, bakit tayo kailangan mag-change oil? Kasi, sir, di ba yung oil, siya yung naglulubricate nung engines natin. So, maganda, sir, na regular tiring nag-change oil, napapanatili natin yung magandang performance ng mga Honda motorcycles natin. Okay. So, tama pala yun, no? Talagang kung gusto mong humaba ang buhay ng motorsiklo mo, kailangan alagaan mo ito sa change oil. Opo, sir. Ito lagi tinatanong sa akin, nagkakaroon sila ng misconception. Sir Ned, kailan ba dapat pa-change oil? Ano bang tamang sagot dun, sir? Ang maganda niyan, sir, kung ano yung in-explain nung bago yung unit, i-maintain na lang natin yung pag-maintenance para at least mas ma-preserve natin yung good quality saka yung good performance ng unit natin. Dapat talaga, sigurado natin yung regular na maintenance. Mm-hmm. Kung bago yung unit natin, meron naman kasi tayo, sir, mga owner's manual na pwede nating maging guide. Ah, okay. So, ibig sabihin, lagi tayong mag-refer sa ating owner's manual para malaman natin kung ano yung date na dapat talaga tayo magpa-change oil, kung gaano ka-regular. Yes, sir. Opo. Ito, sir, yung sample ng owner's manual natin. Dito, sir, sa likod, meron tayong nakalagay dito na periodic maintenance service. Ito, sir, yung magiging guide natin kung kailan tayo dapat magpa-change oil. May manual naman, syempre, lahat yung mga Honda motorcycle natin. Sa back portion po niya, meron pong nakalagay yung periodic maintenance service na table. At least dito, sir, may kilometer reading kung kailan ka dapat most maximum na napapamaintenance yung unit natin para yung quality tsaka yung good performance ng motor, hindi siya mabilis na bumaba. Ah, okay. So, ibig sabihin pala yung mga ganitong binibigay sa mga motor natin, hindi pala ito tinatabi sa aparador. Binabasa pala ito kasi, yes. Ano, meron siyang mga kilometers. Yun nga, yung duration, kung 1 month, 6 months, 12 months. Ito na pala, sobrang dali lang pala ng guide. Bubuklatin mo lang yung likod ng manual mo. Makikita mo na kung kailan ka magpapa-periodic maintenance. Galing nito, sir, ha? Na-enlighten ako. Salamat sa inyo, sir. Pinapansin din ako dito sa mga Honda Genuine Oils. Meron silang nakasulat dito na 10W30. Tapos, ito pala yung pinakamaganda explanation dyan, Edisense. Kung makikita nyo, meron tayo dito ang dalawang sample. Isang 20W50 tsaka isang 10W30. Ngayon, pagbabalik ta rin ko yan. So, anong napansin nyo, Edisense? Nandun na sa baba yung isang bilog. Ito, mabagsak pa din. Diba? So, mas mabilis na nakarating dun sa ilalim yung nasa 10W30. Ang epekto nito, kung imagine natin sa engine natin, mas makakagalaw na maayos yung engine natin. Kumbaga, hindi siya hirap. So, ang magiging effect niyan, mas maganda yung takbo ng makina, mas mahaba ang buhay ng makina, mas mababa ang konsumo ng ating gasolina, mas mababang emission, kaya nagre-resulta ito sa mas environment-friendly na performance. So, ayun yung pinapakita. Kasi sa lahat ng oil na nakita ko, parang itong Honda lang talaga yung nakita ko may 10W30 na combination. So, I think yung mga Honda motorcycles natin is best fit para dito sa 10W30 na combination. Kasi yun nga, dahil hindi hirap gumalaw yung makina natin, mas nakakahinga ng maayos, kumbaga, tapos nagre-result into fuel economy, tapos mas environmental friendly. Makakatuwa kasi dun pa lang sa information na yun, pagkakatiwala mo talaga yung Honda motorcycle sa Honda Genuine Oil. At ayun na nga, netizens, ang ating interview sa mga Honda executives and experts pagdating dito sa mga oil. Of course, if you want to know more about Honda oils and other genuine parts, meron din po silang Facebook page that you can check. Yun po yung Honda Genuine Parts and Oil Philippines. Check nyo lang po yan. Nakakatuwa kasi meron pa sila ditong manga na masusundan ninyo yung story ni Genie kung paano niya inaalagaan yung kanyang motor using Honda Genuine Parts and Oil. At syempre, alam naman natin pag Honda tried and tested na may pangalan at dun ko rin pinagkakatiwala ang aking Honda Click 160 na si Puli. Kung nagustuhan nyo ito, netizens, don't forget to give this video a heart. Ano pang ibang mga content na gusto nyo mapanood next vlog, comment nyo naman sa ibaba. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.